Hello mga ka-blessing, matagal nyo na din tong ni-request itong SKUSTA, CLEE, DISS, TALANGKA, and let's go, pakinggan natin to. Yo, this is Rentaro from Get Rems Music. Keep listening though. You know what I'm saying, bro. Sa issue, ito lang masasabi ko, no? Mm-hmm. Yo. So ito talaga yung bagong-bago pa yung issue ni SKUSTA, CLEE. Siksika na nga ba sa eksena? Para lang ba to sa ginto? O di kaya'y bantay ng kultura kung sino papasok sa pinto? Dami rin ang mga balakid sa paningin ko, astang magaling ko kinanginang to. Parang ikot lang kami ng mundo, di mo na kami mapapahinto. Limitado mga pagkakataon, pag nagkaganon, di mo na dapat makawalan. Pero diba ito, diba ang sinabi doon ni SKUSTA, CLEE, is yung matagal na nagra-rap na wala pa rin na pala, like, so meaning, so nasasaktan si ano dito, nasasaktan si Balasubas dito, kumbaga si Rentaro, nasasaktan siya. Siguro matagal na din nagra-rap si Rentaro. Siguro lang nga kasi nasasaktan siya eh, o baka gumawa siya ng kanta nito kasi galit siya sa ginawa ni SKUSTA, CLEE, pero like hindi siya affected, pero galit lang siya dahil ayaw niya nun. Ayaw niya yung sinabi ni SKUSTA, CLEE. O baka affected siya. So kung affected siya, so meaning nun, matagal na talaga siya nag-rap. Okay, matagal na talaga. Okay, continue tayo. Mga naipon lang o nabutil, pag nagkataon, swak na to sa anihan. Dami mga bago na papakinggan, huwag maliitin kung katatanim lang. Mga bagong tubo kami sa larangan. Huwag mamaliitin kung kakatanim lang. Hindi naman nang mamaliit si SKUSTA, CLEE, ng ano eh, mga bagong rappers. Kasi ang sinabi niya talaga dun is yung mga matagal na nagra-rap na wala pang nangyayari. Yun talaga yun, di ba? Balik nga natin. Mga bagong tubo kami sa larangan, pag lumago mga dahon kami din. Wait lang, balik nga natin. Tubo kami sa larangan, papakinggan, huwag maliitin kung katatanim lang mga di ba? Wala, hindi siya nang mamaliit talaga nang kakatanim lang, di ba? Balik nga natin, di ba? Tignan natin yun. Tignan natin kang SKUSTA, CLEE. So ito, dito talaga nagsimula ang lahat-lahat. So, di ba? Pakinggan natin. Yo, it's your boy, CLEE boy. Ito, payo para sa mga kapwa ko rappers na ilang taon na nagra-rap pero wala pa rin sumusuporta. Tol, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Di ba? So matagal na, so ilang taon na nagra-rap, like wala pa din. Like, di ba? Okay. Marami pang chance para tumigil. Oh, ayun, ayun, di ba? So ayun, so marami pang chance para tumigil sa mga ilang taon na nagra-rap. So meaning matagal na talaga nagra-rap. So, di ba? So hindi niya sinabi doon sa mga bago. Sa mga bagong rappers, hindi niya sinabi doon. Kaya continue tayo. Patatanim lang mga bagong tubo kami sa larangan. Pag lumago mga dahon kami din ang inyong silungan. Pukidang inaayabang kasi gusto ko yung lines na yun na mga dahon kami yung silungan. Oh my god, galing nun. Imbis na maging tulay sa amin, kayo pa mga naging harang. Hihilahin kami pababa. Oh nga no, ayan na, may point din yun na. Kasi di ba? Oo nga, sobrang tagal na nagra-rap. Pero wag mo i-down yung tao eh. Wag mo yun i-down eh. Kahit matagal na yan. Kasi passion niya yan eh. You know? Passion niya yan guys eh. Tapos, di ba, imbes na, yun nga eh. Diba? Disagree talaga ako sa ginawa ni SKUSTA, CLEE. Kasi isipin nyo, sobrang sikat niya. Kumbaga, influencer siya. Nagbablog pa nga siya eh, no? So, dapat, ang inaano niya is mag-motivate siya ng mga kapwa niyang rapper, mga aspiring rapper, imo-motivate niya yun. Yung mga matagal na nagra-rap na hindi pa napapansin, imo-motivate niya yun. Hindi yung dinadown, 'di ba? Hindi yung dinadown. Yun talaga eh, no. Yun, okay, disagree talaga ako sa ginawa ni SKUSTA, CLEE, yung pangit talaga noon. Kaya continue tayo. Para lang maputol lang mga ugat, mga sawa na kayo sa bangko kasi lamesa na mga buhat po kinangina. Kami po yung mga bagong usbo na may naliit na mga kuya dito sa larangan bilang tagasunod. Pinapastol para ba ng mga tupa, pero teka muna, di kami alipin na basta mapasunod mo. Titigil lang ako sa pag-rap kung lahat ng idol ko mapaluhod mo. Utang ina mo. galit na galit talaga si Balasubas dito, pero ayun na yun na nangyayari doon.
So, issue na. So, pero sabi naman ni SKUSTA CLEE talaga, like pinagsisihan niya yun. I don't know kung bakit nasabi yun ni SKUSTA CLEE. So, I don't know talaga, pero okay, di ba nasabi niya, pinagsisihan niya naman talaga yun. And, yun na, nagkamali, pangit is pangit na yung ginagawa ni SKUSTA CLEE. And, maganda din tong ginawa niya na distract dito. Ah. May ano lang siya ditong lines na sinabi niya na kakausbong ng mamaliit, like hindi yun ginawa ni SKUSTA CLEE, kasi di ba ang sabi niya nga doon eh, na ang sabi niya nga doon eh, na yung mga matagal na nagra-rap, so yung sinabi ni ano doon na ni SKUSTA CLEE, may point din yun na, kasi di ba alangan naman go ka na nang go sa pagra-rap kahit wala kang napala, so sayang lang oras mo doon, di ba sayang lang oras mo doon, pwede dapat hanap ka ng iba para alam niyo na mapakain yung pamilya mo, like ganun na mga bagay. Diba, alangan na ma-rap ka na ng rap, tapos naubos mo ng oras mo doon, tapos hindi ka na nagwo-work kasi yun nga, gusto mo mag-rap, diba? Tapos wala ka na pala. Diba, may mga bagay na ganyan. So, ako nga dito guys, pagbablog ko, alangan naman focus lang ako sa pagbablog. Alam ko naman na di pa ako sure dito sa pagbablog. Eto guys ha, masabi ko talaga, itong kapagka-vlogger ko is napaka-slow. And wala, di na ako umaasang sisikat o kikita ng malaki dito sa pag-YouTube ko. Pero ginagawa ko na lang tong hobby, pampalipas oras, tsaka passion. Yun na lang talaga. Tapos dokumentary sa buhay ko. Yun na lang talaga, kasi kung goal ko is kikita, subscriber, maka-gain, wala. Di ko talaga kakayanin yun. Pero may possible kasi everyday ako nag-upload. So syempre may possible yun na marami yung subscriber ko, pero hindi ko na yung tinarget na dadami yung ano ko subscriber, like sisikat ako, hindi ko na yung tinarget. Ano ko na lang to, pagbablog ko dito is enjoy na lang ang habol ko dito, tsaka ano guys, passion ko nga kasi mahilig na talaga ako nito, kumbaga nasa routine ko na to at tsaka hobby na, and palipasuras, pangtanggal stress din to pagbablog ko, so ayun. And siyempre, ayoko mag-focus sa vlog ng grabe malala. Like, gagastusan ko talaga ng oras ng grabe. Like, focus ako sa pag-vlog. Tapos sa pag-i-school, wala na. Like, ayoko nun. Kasi alam ko eh, di ba? Alam ko eh, na wala akong ano dito sa pag-vlog. Wala akong, kumbaga, mapala. Ganun. Alam ko yun, wala akong mapala dito. May napala naman ako. Pero hindi gano'ng kalaki. May napala ako kasi kumikita na ako ng kaunti. Pero hindi yun eh. Kaya yun guys, di yun sapat. So kailangan kong manap ng ibang way para kikita. So ayun. Pero patuloy pa din ako sa passion. Pero sa thought overall, kahit may point yung sinabi ni SKUSTA CLEE doon, pangit pa rin. At mali pa rin. Okay? Kasi sino ka para mang down? Tapos sikat ka. Nang the down ka ng tao. Nang the down ka ng kapwa mo rapper. Diba? Eh, kung matagal na siya nagra-rap, anong bagay mo doon? Kung matagal na siya nagra-rap, sana. Eh, ang pagka-deliver kasi ni SKUSTA CLEE. Ang pagka-deliver kasi ni SKUSTA CLEE doon, ang yabang. Kaya, ayun, yun eh. Pero, si MZ may sinabi din about dyan, na kung feel mo na hindi ka ano, hanap ka ng ibang ano mo, baka hindi ka para dyan. Okay, yun ang sabi ni MZ eh. Kasi, rap ka ng rap, tapos walang nangyayari, hanap ka na lang ng iba, baka hindi para sa'yo yung rap. Kasi may mga ganyan talaga eh, na gusto mo yung rap, pero ang rap hindi para, gusto mo mag-rap, pero ayaw ang rap sa'yo. May mga ganyan na bagay talaga. So, alam nyo na mga ganyan na bagay. So, kailangan nyo talaga maghanap ng ibang paraan, para mabuhay, para kumita, diba? And yeah guys and daddy, ito na nagustuhan yung reaction video na to. Kung nagustuhan nyo, like the video, kung hindi, dislike na lang. And more blessing, mga ka-blessing. Lakbayin ang mundo, kahit ako mag-isa, gagawin ko ang gusto, kahit magalit ka pa, hindi.